Mas masusi ng mababantayan at mapaghahandaan ang mga posibleng epekto ng mga sakuna gamit ang mga makabagong instrumentong donasyon ng bansang Japan sa Pilipinas. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, binigyan tayo ng Japan International Cooperation Agency at ng pamahalaan ng gobyerno ng karagdagang kakayanan para ating i-monitor at ating warning system sa ating mga bulkan, sa ating mga earthquake at yung potensyal ng tsunami sa ating bansa. Alam mo, ang Pilipinas parang Japan ay nasa ibabaw ng tinatawag na Pacific Ring of Fire. Kaya kung bagay tayo ay biniyayaan, ika nga ni FIVOX Director Renato Siledum, dahil dyan tayo biniyayaan ng mahigit 200 bulkan. 22 dyan ang aktibo at 26 ang potensyal na maging aktibo. At alam nyo ba na tayo mayroong pagyanig na not less than 20 every day. At dahil sa mga pagyanig na yan, ang greater risk na tayo ay magkaroon ng tsunami. At ang pinaka sa nakalipas na tatlo at kalahating dekada, Connie, ay nakaranas tayo ng 10 na malalakas na lindol na hindi bababa sa 7.0 magnitude. At ang pinakahuli nga nito yung nangyaring 7.2 quake sa Bohol exactly 2 years ago, dahil second anniversary ngayon ng ng earthquake na yan na nangyari sa Bohol kung saan marami namatay. Binigyan tayo ng JICA ng 10 broadband strong motion seismometer. Ito yung at 36 na strong motion seismometers. Panukat ito ng pagyanig, Connie. 19 na sea level monitoring stations sa 240 intensity meters na dineploy ng FIVOX sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Director Siledum, meron na tayo nitong karamihan sa mga ito maliban doon sa 10 broadband strong motion seismometer, Connie, dahil ito yung equipment na kayang sumukat ng lindol na hihigit pa sa 9.0 magnitude. Kapantay nung nangyari noong March 11, 2011 sa Japan, yung ating nasaksihan lahat na pagkalakas-lakas sa lindol na nagdala sa kanila ng napakataas na tsunami at maraming napakalaki rin ng disaster na idinulot na yan sa kanilang bansa. Yung mga bagay na yan, dahil tayo nabibilang sa iisang Pacific Ring of Fire, ay pwede rin mangyari sa ating, Connie, kaya mainam na tayo ay maging handa, Connie. Alright, so sa mga nabanggit mo, yung 10 ay kamo ikinalat na sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa. Mark, pwede ba nating malaman kung ano yung mga lugar na yon? Okay, mula dun sa up north, ano, dun sa Batanes, hanggang sa dulo, sa may Mindanao, sa Mati, ay nakakalat yan. Hindi ito nakadistribute ayon sa kung saan yung minomonitor natin na fault, na active fault. Ayun. Ano, kung hindi parang tinatriangulate mo yung mga areas na kailangan mong i-cover, na i-monitor mo na active fault, na mga lugar na ito, hindi mo sumunduon sa fault na ating, kaya kung magtataka ka kung bakit napansin ko rin doon sa 10 broadband strong seismometer na ito, wala nga sa Metro Manila eh. Pero nakatriangulate siya within the deployment of this equipment, Connie. Ayun, manghihingi sana ako dahil taga Marikina kami. Maraming salamat, Mark Salazar.